Welcome to my YouTube channel. So, good morning. So, mayroon naman tayong panibagong video. So, full welding ako ng pipe para sa CDE. So, joint to joint. So, bali, rurutpasan muna natin itong mga ka-tutorial. So, yan lang ang simpleng hawak ng holder o welding rod naka 45 degree. So, start tayo sa overhead. So, bali ang position niyan mga ka-tutorial ay 5G. So, yan ang position na 5G. So, bali isang tutorial pa rin to mga ka-tutorial. So, yan, simpleng root pass lang yan. So, ang ginamit ko na welding rod yan ay 6011. Tapos 1/8 yung kapal ng rod. So ganun lang po ang technique diyan. So di natin pwede may kailangan natin talaga na mayroon siyang gap para sa penetration. So hindi ko na gaano na ilapit yung camera, gawa ng malayo. Wala tayong cameraman mga ka-tutorial. So, ayan na yung atin na root pasan. Bali, ipa-plus grind natin. So, kapag tayo ay nag-root pass, kailangan natin siya ipa-plus grind. At yan. So, panoorin nyo mga ka-tutorial. Bali, malaki-laki rin yung matutunan nyo dito sa aking vlog. So, number one talaga mga ka-tutorial yung atin kailangan natin ipa-plus grind yung atin pinag-root passan at lalagyan naman natin siya ng guide. So, bali guguhitan ko siya para hindi maligaw yung atin lusaw ng atin welding rod. So, kapag hindi natin kasi linagyan ng guide uli yan mga ka-tutorial ay maliligaw yung atin hinang. So, dyan nagkakaroon ng leak. Dahil yung unang pasada, hindi tinamaan siya. Kaya kailangan natin ng guide. Ayan. So, ayan po ang atin na lagyan ng guide. Ayan. So, yung natin, bali, tinimim yung pinaka-clearance nung atin linagay na guide. So, bali, starting na tayo ng capping. So, ang simula natin yung mga ka-tutorial ay doon pa rin sa alas 6 to alas 12. Yung po ang technique no atin full welding. So ayan. Start na tayo. So ayan. Bali yung amperahe ko pala diyan mga ka-tutorial ay 80 lang dito sa inverter. So madinikit yung ating welding rod. Parang super sito na rin madinikit. So kapag ganyan yung mga technique natin yung mga ka-tutorial, kapag ganyan mga dinikit yung welding rod, kailangan lang natin ng dahan-dahan lang yung pag-angat ng rod. So bali 1 mm lang ang atin angat sa bakal. 1 mm lang ang atin gap angat sa pag-full weld. Para hindi siya magdinikit-dikit. So, ayan. 80 lang yung atin, yung atin amperahe. So, ayan. Bali, alas 9 na yan na natin tigil ng isang buong welding rod. Alas 9, tapos bali yung
side by side na ano na ubos na welding rod sa 65 na tubo. Bali dalawang welding rod ang atin nauubos diyan, kabilaan. Bali yung kabuuan niya, bali 2 pieces na welding rod. 1/8 ang laki. So ayan, dahil manipis lang yung ating tubo, mga ka-tutorial. Ang kapal ng tubo natin ay 5 mm lang. So galvanized pa siya, kaya yung ating ampirahe mahinang mahina lang talaga. Tapos ang gamit natin na welding rod, ang gamit natin na welding machine ay Powercraft. So ayan. At pagkatapos natin sa halimbawa umabot na ng alas 12 yung hinang natin, mga ka-tutorial, kailangan natin ililiter o para yung paghinang muli sa kabila, pagtapos muli dun sa taas naman uli sa alas 12, magiging maganda yung ating dugtungan. At bago tayo mag-start dyan, kailangan natin i-plus grind yung dulo para siya maganda yung dugtungan at hindi siya nagkakaroon ng pinhole. Ganun lang po ang ating technique dyan, mga ka-tutorial. Yan ang simpleng diskarte. Yan, nakikita nyo, mga ka-tutorial, yung ating dugtungan. Kailangan puputulin natin yung unang start ng ating welding dahil yan ay hilaw. Hilaw yung tunaw niya. So ayan, mga ka-tutorial, sana magustuhan nyo ang aking video at panuorin nyo, at huwag nyo i-skip ang ating mga ads. So ayan, start na tayo. Alas 12 uli. Alas 6 to 12 o'clock ang ating tapos ng full welding. So ayan po, medyo mahaba ang ating video dahil pinul video ko yung paghinang ng paano nyo matutunan yung paghinang at yung welding rod. Yung welding rod natin ay kailangan natin naka 45 degree pag ganyan mga pipe, at kunting baloktutin natin yung rod. So hindi natin ipakita yung pagliko ng welding rod. So yan, ganun po ang posisyon, mga ka-tutorial. Kapag ginapos kayo, pwede naman kayong tumayo at dudugtungan nyo uli yung hinihinang o pinupull weld. At kapag nagdugtong kayo, mga ka-tutorial, ay liter O. Iangat nyo ng bagya yung ating welding rod para yung dugtungan nyo magiging parehas uli sa unang pasada o cupping. Ayan, malapit na tayo matapos dyan sa isang joint. Ayan po ang ating video. So ayan, isang welding rod uli yan, mga ka-tutorial, yung ating natapos, naubos na ano. So hindi ko na pinakita uli yung pagdugtong. Ayan na, mga ka-tutorial, yung ating finish. Ayan, kita nyo, parang pulsiras. Ang ganda nung ating cupping. So hanggang dito na lang muna ang ating video. So thank you for watching. Bye bye. Huwag natin kalimutan mag-subscribe.